sir. Nabanggit ninyo doon sa The Chiefs kagabi, no, na nag-reach out yung PDP Laban sa inyo. I mean, what are the chances na matutuloy yung alyansa? Meron na bang panibagong meeting? Hindi yung PDP Laban bilang partido o bilang Lapian. Kundi may mga leader ang PDP Laban, mga miyembro ng PDP Laban, ng mga gobernador o di kaya mayor na nakikipag-usap sa amin, at dahil nga sa si ang kanilang tinaguriang kandidato sa pagkapangulo, si Senator Bongo, ay umatras. Parang kumbasa ano, kami yung second choice nila. Si Mayor Isko ang napupusuan nila na siyang tangkilikin imbis na ibang kandidato pa. So, given na meron pong mga officials, mga local officials na member ng PDP Laban na nag-reach out, pwede ba siyang i-translate sa possibility na si Mayor Isko nga yung i-endorso ni President Duterte following the announcement of Senator Bongo na aatras na siya? Yun ang hindi natin alam, no? Sapagkat unang-una, hindi rin natin alam kung sino talaga ang napupusuan ni Pangulong Duterte na substitute kay Senator Bongo bilang kandidato niya. So, or baka rin naman posibleng hindi na lang mag-endorse si Pangulong Duterte ngayon na nawala na si Senator Bongo sa eksena. So, we don't know that. No? Then there are no talks naman between our camp and the camp of and Malacañang for that matter. Walang ganong pag-uusap na nangyayari. Mm-hmm. Pero sir, si Mayor Isko, sinasabi niya na ano, advance thank you nga eh, 'di ba, kung i-endorse daw siya ni President Duterte. I mean, gaano ba ka-importante yung endorsement ni President Duterte at ganun yung naging statement ni Mayor Isko? Alam mo, pag ikaw ay kumakandidato, bawat boto ay mahalaga, bawat endorsement ay mahalaga. Whether it is an endorsement from sectors, from political leaders, lalo-lalo na kung endorsement ito ng Pangulong Duterte, yung incumbent na pangulo ng bansa, no? It would be rather shall we say hypocritical for any candidate to say ayaw nila na sila ay mapusuan o tangkilikin ng incumbent na presidente. Lalo-lalo na isang presidente katulad ni President Duterte na magpasa hanggang ngayon ay mataas ang approval rating sa ating electorate. No? That is the political reality.